What's up guys? Magandang araw o gabi o tanghali sa inyong mga bahay. I hope okay kayo dyan sa inyong mga bahay. For today, I would like to discuss the fake and real COVID tips. Real and fake COVID tips. Sobrang dami na kasing lumalabas sa social media na fake news. Hindi na natin alam kung alin ang totoo o hindi. Okay? So, napanood ko kasi sa video ni Doc Willie Ong sa kanyang channel, guys. I-follow nyo na lang si Doc Willie Ong. Pinaikli ko lang yung video niya for the tips of real and fake COVID tips. Handa ka na ba? Kung handa ka na, panoorin mo ang video na to. Fake number 1, gargling of salt water. At sabi pa nga, dagdagan pa doon ng suka. It's fake po. Fake po ito. Healthy po ito, pero ito po ay hindi gamot sa COVID-19. Fake tips number 2, uminom daw ng uminom ng tubig para daw po yung virus is pumunta sa tiyan. Drinking of water frequently is good and healthy, but this is not a cure for COVID-19. Uulitin ko po, this is not a cure for COVID-19. Fake tips number 3, stay under the sun o kaya magbabad daw po sa ilalim ng araw. Guys, napaka-healthy po ang magpaaraw sa ilalim ng araw tuwing umaga lamang ito at hindi dapat tumagal ng 20 to 30 minutes dahil baka mag-lead ito ng heat stroke. Ito yung nag-trending ng last, banana. Eating of banana is healthy, pero hindi ito tip or hindi ito gamot for COVID-19. Good luck. Yung mga bumili dyan, yung mga nag-hoarding dyan, tinitibi na yata kayo. Lemon water solution. Yes, it's healthy but not a cure for COVID-19. Inuulit ko po, it's healthy but not a cure for COVID-19. Isa pa, ang pagkain po ng mga prutas na rich in vitamin C is healthy. Nung nabasa ko doon, sobrang katanghan na to. Drink bleach daw. Ba't ka magbibigay ng tips na painumin mo yung kapwa mo ng bleach? Malalason po kayo, hindi po ito totoo. Doblihin daw po yung dosage ng vitamin C. This is not good. Ikamamatay niyo po ito, ma-overdose po kayo. Okay? Huwag niyo po sobrahan ang dosage ng vitamin C ninyo. Okay? Use hair dryer. May nag-hair dryer daw po na itinatapat sa bibig tapos ni-spray. It's not good. Ang nire-recommend po nila is yung steam therapy na tinatawag. Okay? Hindi po yung using hair dryer para matunaw yung plema. It's not true. It's fake. Okay. Alam nyo, sa sobrang takot natin, hindi na natin alam kung alin yung tama o mali. Kasi nagpapanik tayo, nagpapanik attack. Pero kung kalmado po tayo, hindi natin maiisip yung mga gantong bagay. Kasi nga, naging desperado tayo kung ano yung gamot for this virus. Okay, so another is, what is the real COVID tips na sinasabi nila? Una, wash your hands, maghugas ng kamay. Lahat naman tayo, marunong na maghugas ng kamay. Number 2, wear face mask, magsuot ng face mask kung saan ka pupunta upang maiwasan po natin yung transmission o maiwasan natin na mahawaan tayo ng iba. Number 3 is social or physical distancing, 1 to 2 meters away.
Avoid touching face daw. Huwag daw po natin hawakan nating mukha at even yung mga surfaces na ating mga pupuntahan. Okay? Yung mga mahilig magpahid ng kulangot dyan. Delikado kayo. Stay at home if sick. Number 5. Pero ang alam ko ngayon, if nangaramdam ka ng symptoms, nire-report na po ito kaagad sa barangay. Or sa mga health workers, nire-report na po yata ito kaagad. Or pinapaalam na kaagad sa kapitan. Tip number 6. Eat healthy foods. Ito yung kailangan natin magpalakas ng immune system natin. So kaya kailangan natin simula pa lang ngayon is nagpapalakas na po tayo ng immune system para kung madapuan man tayo po ng sakit, is madali tayo makaka-recover. Supportive therapy or huwag natin panghinaan yung sarili natin. And tip number 8 is stay positive. Okay? So sa supportive therapy, kasi makakaranas ka dyan sa isolation pa lang, is makakaranas ka dyan ng lungkot. So you have to boost yourself or tulungan mo yung sarili mo na malabanan mo yung sakit. And tip number 8 is be always positive. Positive dahil mataas po yung recovery rate. Kumbaga mas marami yung nakaka-recover dito. Okay? So that's all for today. Maraming salamat for watching my video.